Magandang araw sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, si Shadir Haila, magbibigay na naman sa inyong kapalaran para sa linggong ito. Kung tawagin natin, Weekly Horoscope mula August 7 hanggang August 13. Ngayon, simulan nyo ng pakinggan kung ano ang inyong kapalaran sa buong linggong aking nabanggit. Aries, kung alam mong mali, tumigil ka na agad bago ka tuluyang mapahamak. Sa pinansyal, habang nananatili ang kabutihan sa puso, lalong gaganda ang lagay ng kabuhayan mo. Sa pag-ibig, umiwas sa hangal na relasyon. Delikado yan. Ilang pagbabago ang mangyayari sa iyong love life dahil tiyak na ang iyong damdamin. Kung palaging hindi nagkakaunawaan, makipag-break na. Move on at maghanap na ng iba. Swerteng numero 3, 12, 27, 33, 42, at 48. Maswerteng kulay, red at pink. Taurus, iwasang bumili ng mga bagay na pahulugan at hindi naman ito kailangan. Kakapusing ka lang ng iyong pera sa mga yan. Kung pahulugan, pahirapan yan. Sa bandang huli, nagiging kalat-kalat lang yan sa loob ng iyong bahay. Magiging mapusok ka at kung walang self-control, mapapahama ka dyan. Sa pag-ibig, encourage ang kasuyo na magtipid upang mas mabilis kayong umunlad at yumaman. Swerteng numero 9, 12, 18, 27, 36, at 45. Maswerte ka sa kulay na magenta at white. Gemini, kung hindi napahiram ng salapi ang kaibigan dahil kapos ka rin, bigyan siya ng libre at walang bayad na moral support upang mas madali siyang makarecover sa mga problema niya. Mauunawaan ka niyan. Ang paggawa ng kabutihan sa kapwa ay nakapagbibigay din ng swerte. Kaya sa linggong ito, gumawa ng mabuti sa iyong kapwa at sa mga susunod pang araw upang ang magandang kapalaran ay sumayo. Ituloy ang mga binabalak dahil magiging positibo ang resulta nito. Swerteng numero 4, 7, 28, 33, 39, at 45. Maswerte ka sa kulay na white at blue. Cancer, kapag patuloy mong minamahal ang isang tao nang hindi ka naghihintay ng kapalit, mas lalo kang pagpapalain ng tadhana. Maraming swerte at mga biyaya ang darating sa'yo nang hindi mo inaasahan at magsisimula yan sa linggong ito. Walang imik, walang pagkakamali. Baguhin ang dapat na baguhin sa iyong ugali. Pagmasdan at alamin kung ano ang diferensya mo. Swerteng numero 7, 11, 26, 35, 43, at 48. Maswerteng kulay, green at beige. Leo, umiwas sa mga taong
kayumanggi ang kulay at kulot ang buhok. Nako, bakit kaya? Sa linggong ito, sinasabing dapat kang umiwas sa kanila. Sila ang posibleng rumakit at manloko sa iyo. Aba, tingnan lang mga tao sa paligid mo at baka ikaw ay gulangan. Maaring madawit ka nang dahil sa iba. Dawit sa gulo o iskandalo yan. Ayusin ang pagganap ng mga tungkulin. Sa pag-ibig, sa kakaibang ligaya ka, dadalhin ang kasuyo mo. Swerteng numero 4, 17, 23, 26, 34, at 44. Maswerteng kulay, blue at orange. Virgo, kikita ka ng malaking halaga sa linggong ito. Kung sa bawat pagpapasya, isunod agad-agad ang iyong pagkilos. Huwag kang tumambay-tambay. Maunawa na hindi lahat gaya ng iyong sarili. Sa pag-ibig, isang kasuyo ang muli mong hahangaan o ang dating karelasyon kaya. Ngunit wala ring mainit na relasyong mabubuo. Nasa isang kapareha ang wagas na ligaya. Swerteng numero 7, 12, 22, 36, 40, at 47. Maswerteng kulay, green at yellow. Libra, mararamdaman mo ngayon na hindi pa rin kumukupas ang iyong karisma. Aba, okay yan. Gamitin ang iyong likas na pang-akit sa mga bagay na pwedeng makapagatid sa iyo ng malaking halaga o magandang income. Mahalagang pag-usapan, lumalabong relasyon. Dahil kung hindi maayos, delikado na yan, patungo na sa paghihiwalay. Swerteng numero 3, 9, 19, 27, 39, at 40. Maswerte ka sa kulay na purple at magenta. Scorpio, iwasang ikwento sa mga kaibigan ang personal mong buhay. Nako, pagpipiestahan ka lang ng mga kaibigang marites. Pagtalikod mo, nako, ikakalat na yan sa iba. Hindi mo ba alam ang idinadalahira ka na ng iba kung saan-saan? Sa pinansyal, huwag ipalata sa mga kasama sa bahay na may ipon ka upang hindi kanila mautangan sapagkat di rin magbabayad ang mga yan. Swerteng numero 3, 8, 23, 28, 33, at 43. Maswerteng kulay, red at pink. Sagittarius, kung ang mga hayop ay napapaamo, kaya mo ring paamuhin ang iyong boss na masungit. Aanhin ang itinanim. Kung ang ginagawa naman ay hindi maganda, kung ano ang ginawa, mangyayari sa iyo. Sa pinansyal, sa pag-aalaga ng mga hayop na may dalawang paa, may swerteng makukuha. Ano bang hayop na yan? Swerteng numero 6, 12, 19, 27, 34, at 44. Maswerteng kulay, red at black. Capricorn, malakas ang loob. Sa linggong ito, aba, kailangan yan. Magagawa ang dapat na gawin.
Kahit marami kang ginagawa, maglaan din ng oras para sa iyong minamahal upang lalong sumigla ang inyong relasyon. Sa pananalapi, ang pagiging busy sa ngayon ay may katumbas na malaking halaga o malaking income na paparating sa linggong ito. Swerte ka sa numerong 6, 17, 24, 31, 40 at 45. Maswerteng kulay, maroon at beige. Aquarius, hindi mo ba napapansin sa pag-ibig tila hindi ka lubusang lumiligaya? Aba, baka ikaw ang may diferensya. Ayaw mo kasing sundin ang advice sa mga taong nakapaligid sa'yo. Huwag ituloy ang balak dahil hindi magbubunga ng maganda. Posibleng pagsisihan mo sa pinansyal, patuloy na ilihim ang mabilis na pagunlad upang hindi ka mautangan. Yan na naman tayo, utang-utang. Umiwas dyan. Swerteng numero 1, 13, 26, 33, 45, at 48. Maswerteng kulay, green at yellow. Pisces, upang umunlad, gawin mo agad ng mabilis ang anumang bagay na pumasok sa iyong isipan. Siyempre, pag-aralan din. Piliin ang positibong pananaw at isakatuparan ang iyong pangako. Magiging suliranin ang pinansyal. Simula ng pagbabudget. Sa pag-ibig, huwag kang hangal. Hindi pera ang hinahanap ng kasuyo, kundi ang iyong paglalambing tungo sa mainit na pagniniig. Swerteng numero 7, 18, 25, 34, 40 at 42. Maswerte ka sa kulay na black at yellow. Sana po nailhad ko sa inyo ang weekly horoscope nyo sa linggong ito. Sabi ko nga, kung ano ang pangit na narinig sa kapalaran nyo, piliting baguhin upang maging maganda. Sikap-sikap lang, kung sakaling maganda naman ang kapalaran nyo sa linggong ito, aba, pagsipagan pa, huwag tatamad-tamad at baka ang swerteng narinig nyo ay bumaliktad. Madala kayo sa malas, kaya sipag ang kailangan. Tandaan, ito isang patnubay lamang. Ang swerte at ang magiging kapalaran talaga ay Diyos pa rin ang tunay na nakakaalam. Itong ating tinalakay ay isang guide o patnubay upang maiwasto ang maling o pangit na kapalaran sa linggong ito. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang! Click nyo lang yan! Thank you!